it's Veron and welcome back to our YouTube channel. Namiss ko yun. So namiss ko mag-intro sa YouTube. Ah. Puro kasi ako TikTok ngayon. So kumusta, kumusta mga teachers? Of course, itong content na to, para ito sa mga teachers. Ayan, sa mga new ones, sa mga kakapasa, sa mga nag-aaral pa rin. Para sa mga future LPTs, sa mga guro. Ayan, ang daming sinabi. Pero basta, para sa mga guro na nangangailangan, sa mga nagtanong kung may soft copy ako ng lesson plan na ginamit ko sa demonstration ko, paano daw gumawa ng lesson plan, especially deaf ed format. At itong video na ito ay para sa inyo. Namiss ko talaga. Kung nagtatanong kayo ng soft copy ng lesson plan na ipapakita ko sa inyo, of course, meron po tayo. Makikita nyo po yan sa Facebook ko po. Puntahan nyo po yung Facebook ko, search nyo po yan. May makikita kayong pin post, naka-pin post po siya. Tapos pindutin nyo yung sinabi ko doon, pero nasa pinakababa, kahit hindi nyo nababasahin yung sinabi ko doon sa anong yan. Makikita nyo yung Google link doon, I mean, Google Drive link na nakapangalan po ay Cruzita. Sa lahat na nangangailangan ng letter reviewer, mga pertinent papers, yung mga format, and ano pa man, doon nyo po makikita yung mga sinishare ko po. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's watch this. Hi teachers! Ito po yung napili kong subject, which is Filipino po. Ayan, Filipino, at ang level po ay grade 3. So, umpisahan na natin. Paano ba itong DepEd format na to, itong lesson plan na ito, para sa mga nagtatanong. So, first one, here, kailangan yung header po. Yes, para formal. So, ilagay nyo po yung sa header, kung anong region kayo, and then, anong school division office po, okay, kung saan po kayo mag-a-apply. For me, better to screenshot this one, or picture na lang yung ilagay nyo po dito, sa header na to. Huwag na kayong maglalagay ng header. Bakit? Kasi dito po, ayan, kung makikita ninyo, kumukuha lang siya ng space. Kasi kapag naglagay po kayo ng header, sa lahat po ng page, magkakaroon ng header, kung makikita ninyo. For me, ganun yung ginawa ko po. Para hindi po siya kumakain ng space. Kasi mas okay na lang na sa first page. Pero kayo po, bahala kayo. And now, let's move on. So, sa Tagalog, or sa Filipino, detalyadong banghay aralin sa Filipino 3. Okay po, pero kung English po ang medium, of course, it should be a detailed lesson plan kung ano man ang subject na napili mo. So, dito yung subject at dito yung level. Okay? So, kami, ganito yung binigay sa amin na format. And then, ilalagay yung school, kung saan school ka mag-a-apply, of course, Cruzita TikTok Elementary School, di ba? And then, teacher, ano yung pangalan mo? Ikaw mismo na magde-demo na teacher applicant. And of course, the observation date, kailan ka mau-observe. And the grade level, syempre kung anong grade po yung ituturuan mo. And then the learning area, yung iba linalagay nila dito, topic. But me, linagay ko na lang dito ay learning area. Sa mga nagsi-COT kasi, ganon, learning area yung nakalagay nila. Pag sinabing learning area, anong subject? Okay? So, yung iba, topic, pero ako learning area na lang. And then, yung quarter naman po, anong quarter yon? Yung tinuro mo quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, hanggang quarter 4 lang, of course, hanggang 4th grading lang tayo, at ang ilang week yung ituturo mo. Okay? So, yan po. Let's start with the parts of the lesson plan na. Of course, the first here is the layunin. Okay? In English, objectives po yan. So, meron nakalagay dito na tatlo. Po ay content standard. Letter B, pamantayang pagganap, performance standard, at letter C naman po, mga kasanayan sa pagkatuto or yung MELC na tinatawag natin. Pag sinabi nating MELC, most essential learning competencies. Ito pong mga ito, hindi po akong may gawa nito. Ito po ay makikita or makukuha po sa curriculum guide po. I-search nyo lang po, tapos hanapin nyo kung ano po ang subject ninyo, search nyo po yung curriculum guide. Isa pa po dito sa letter C, yung MELC po, don't forget to put the code po. Yan pong nakikita nyong Filipino 3WG. Tapos po, susunod po itong mga layunin na ito. Teachers, ito pong sa layunin, itong letter D, tayo naman po yung may gawa nito. Kung naaalala nyo po, nung college tayo, tayo po yung gumagawa ng mga CAP or CPA. So again po, yung A, B, C, galing po yan sa curriculum guide. Pero ito pong D, itong layunin na to, tayo na po ang gagawa po niyan. Ang mag-iisip nito, CPA or CAP, yung tatlong domains po. Pero alam nyo ba, ang sabi doon sa men, nung nag-demo kami, it's okay kahit isa lang ang ilagay mo. Okay? Isa lang daw kasi ang pinakamalaga, matutumbok mo anong objectives mo. But for me, better na ilagay na rin natin CAP or CPA. And then yung iba naman, dalawa lang, pero ako tatlo na yung pinili ko. So here, ito yung layunin ko. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang
Nalalaman ang kahulugan ng salitang kilos, pandiwa, nakapagbibigay ng mga halimbawa at nagagamit. Kung mapapansin nyo, ang nalalaman, that is a cognitive, kaya letter C. Yung nakapagbibigay naman po, this one is affective. And ang nagagamit po, this one is psychomotor. Okay? So, ang ginawa ko, this one is CAP. Cognitive, affective, and psychomotor. So, tapos na tayo sa 1. And now, let's move to 2. Which is the content on nilalaman. Dito naman ilalagay kung ano yung topic na napili mo. So ako, ang topic na napili ko po is pandiwa o salitang kilos. Ano ba ang pandiwa o salitang kilos? Verb. Okay, so eto na po. Ang content na napili ko po ay pandiwa o salitang kilos. Punta tayo sa 3. Eto yung mga learning resources or mga kagamitang panturo. So ano yung mga ginamit natin na libro, saan tayo kumuha? So, teacher's guide, learner's material, or additional materials pa, ilalagay po yan dyan. And then, sa other learning resources, iba pang kagamitang panturo, ano pa yon? So, actually, this one, the same lang siya. So, pwede naman nating tanggalin na to kasi dito sa letter B, yung other learning resources at iba pang kagamitang panturo, dito na yan. Like, for example, PowerPoint, mga larawan, PowerPapel, like that. Meron din pala ditong portal. Maaari kayong maglagay dito ng learning portal. Here. Kung yung mga link na pinagkukuhaan nyo ng sources, ayan, pwede nyong ilagay po dito. At pwede din pong ilagay nyo na rin dito yung mga link ng mga picture na ginamit niyo dito naman sa space na to. But me, hindi ko na linagay, pero dapat ilagay po natin, of course. Syempre, si TTO, ganon. So, yon sa bawat picture, pwede din kayo maglagay ng link. So, again, sa number 3, ito yung mga learning resources. Saan ka kumuha ng mga ituturo mo? Libro, sa Google man yan, pati yung mga picture, ano yung mga gagamitin mong panturo, yun naman po yung ilalagay dito. Naiintindihan. Now, let's move to pang-apat, number 4, yung pamamaraan or procedures na. Ito na yon, dito na mag-uumpisa yan. Dito, wala na akong dinagay. But here, eto sa part na to, etong part na to, eto na yung sa lesson plan. Eto na yung paano tayo magsasalita, ano yung mga sasabihin natin. Okay po, ano yung mga ituturo natin. At dito naman, indicators or objectives. Dati, di ba, ito yung sinasabi ni teacher, tapos dito naman yung sinasabi ng estudyante. But now, yung iba, linalagay pa rin nila yung mga sinasabi ng mga estudyante nila. But ako, ang ginawa ko na rin dito ay yung indicators or objectives na lang po. Okay, so alamin naman natin, ano ba itong objectives na to? Dapat alam nyo muna to. Okay, so alamin na muna natin, ano ba itong mga indicators na to or objective? Ito po yan. Ito yung indicators or objective po. May pagpipilian ka dyan, 1 to 9 yan, pakibasa na lang. Or kindly screenshot. Ito yung ilalagay natin doon sa indicators or objectives. Naintindihan po ba? Okay, punta tayo ngayon ulit doon sa lesson plan. I hope in-screenshot nyo yun or nabasa. So dito, ito na yon sa pamamaraan procedure. Andyan na yung pagbati mo. Magandang buhay mga bata. Okay, pag-pray, pag-check ng attendance. Okay, ano pa? Kinakamusta mo sila, nandyan yan, yun yung mga unang gawain natin, tama ba? Tapos yung mga panuntunan habang nag-aaral, it means yung mga rules and regulation mo. So yun yung sa una. As you can see, ano yung linagay ko sa indicators objective? So kung nabasa mo na yung 1 to 9 na yun, yung indicators objective, ano yung dun sa mga sinabi mong to? Halimbawa, kinamusta mo yung mga bata, nagsabi ka ng mga rules and regulation mo, ano sila? Ano yung mga pumasok doon sa indicators mo? Ako, una, linagay ko indicator 2 kasi range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy. Saan pumasok yon? Dito sa mga panuntunan habang nag-aaral. Tama ba? Kasi may pabilang-bilang pa akong ginawa dun sa panuntunan, dun sa mga rules and regulation ko. Next, manages learner behavior constructively by applying positive and non-violent discipline. Pumasok ang indicator 5 kasi doon sa panuntunan ko, of course, nagsasabi ako na ano dapat ang mga gagawin nila para hindi magulo sa klase, to ensure order. Next, planned, manage, and implemented development, developmentally sequenced teaching learning processes to meet curriculum requirements and varied teaching context. So ako, plinano ko to, minanage ko to, tama? So doon, kaya pumapasok yon. That's why better to read the indicators and objective para alam mo kung anong ipapasok mo sa bawat sinasabi mo, sa bawat ginagawa mo. Okay? So next, punta na tayo sa letter A ng sa procedures, yung balik-aral. Ito na yung review. So as you can see, ayan, review na yan. So depende sa inyo anong klase ng review ang gagawin ninyo, but ako ginawa ko siya in an activity way. Okay? So, eto, like for example, panuto ko, pumalakpak sila ng 2 beses kung ang salitang nakasalungguhit ay panguri at ipadyak naman ang paa ng 2 beses kung hindi. Kasi ang huling topic nila is panguri. So, ganyan.
And then, after the review, naglagay na din ako ng pagganyak at motivation. Tandaan nyo, ang pagganyak, motivation, galingan nyo na. Okay, para doon pa lang, nakuha nyo ng attention, interest na nag-o-observe sa inyo. So, sa ginawa nating balik-aral, ano yung mga pumasok na indicators? Ako? Of course, yung applied knowledge of content within a cross-curriculum teaching area. Okay, yan yung pumasok. Dito, maglalagay kayo, ano yung sa within curriculum? Pag alam niyo yung integration, yun, kaya within curriculum siya. And then, masasabi naman natin siyang across curriculum kung sa ibang subject, halimbawa, yung pang-uri, nakita siya sa English, of course, meron yan sa English, across curriculum po yun. Naintindihan ba? So, ito yung mga nakita dito sa ginawa ko. Ito yung, syempre dito, yung literacy and numeracy skills, syempre, pinabasa ko sila, okay? Next, critical and creative thinking, of course, dito pa lang sa balik-aral, nag-isip na sila. Of course, na-manage ko din naman sila, of course. Siyempre, may mga rules panuto tayo. Then, indicator 7. So, nasa iyo yun, doon sa 1 to 9 na yun, kung ano yung mga pumapasok dito sa ginawa mo sa part na ito. Naintindihan po ba? Next part tayo, after ng balik-aral, of course, dapat paghahabi sa layunin. Ano itong paghahabi sa layunin? Dito ka na mag-i-start, nasasabihin mo ano yung ituturo mo. Ayan, nagre-record pa ba ako? Yes. So, ano yung ituturo mo? So, nakalagay dito, ngayon naman mga bata, base sa ating inawit at sinayaw, ano raw ang gagawin kapag tayo ay masaya? Syempre, salitang kilos, okay? Binibigay na natin kung ano yung lesson natin, pinapakilala na natin. At sasabihin mo, of course, ang layunin. Mas okay na sabihin natin ang layunin sa mga bata para alam nila ano yung goal natin that day. So, dito sa paghabi sa layunin, ano yung ginawa mo na naman? So, of course, nag-apply knowledge ka kasi pinapakita mo na ano yung bagong lesson nyo. Dun sa applied knowledge na yan, may within curriculum. Ang sabi ko, pag sinabi kong within curriculum, kung anong subject na tinuturo mo, Filipino, pwede kang kumuha sa Filipino 1, 2, 3. Then, kapag across curriculum, pero depende po sa grade level na pinipili nyo. Basta kaparehas niya ng subject. Okay. Tapos sa across curriculum naman, sa ibang subject, nakaugnay po ng tinuturo ninyo. Naintindihan po ba? Ayan. So, ganun lang naman sa indicators. Basic lang ang indicators. Then, punta tayo sa C. Ito yung pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Dito sa letter B, nasabi mo na kung anong lesson nyo. Okay? Nasabi mo na din ano yung mga goals or objective ninyo that day. So, sa pag-uugnay, dito na, unti-unti, nag-i-explain ka na. Actually, nag-i-explain ka na talaga ng ituturo mo. At dito nagpapasok yung kanya-kanyang techniques natin and strategies kung paano natin ituturo yung lesson. So, ako, ganito ang ginawa ko. Pinakita ako sa kanila ano yung mga nakikita nila sa picture at ano yung ginagawa. So, papasok na dito na ano nga bang tawag natin sa mga kilos. So, ipapaliwanag ko na anong ibig sabihin ng pandiwa. Okay? After ng letter C, ng pag-uugnay, punta tayo dito sa letter D. Ito naman yung pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan or discussing new concept and practicing new skills. Huwag kayong palito sa C or D hanggang E. Ang ibig sabihin lang kasi niyan, yan yung mga part mo na magtuturo ka talaga. At syempre, hindi lang ikaw yung laging magsasalita. Kailangan active na yung mga estudyante mo. Kaya ako, ang ginawa ko dito, na tinuturo ko yung mga salitang kilos, yung pandiwa, in a way na nag-iisip na din yung mga bata, na-engage sila, active sila. So, tignan nyo to. Ngayon, mga bata, tignan nyo ang aking gagawin. O, papakita ko sa kanila ano yung ginagawa ko, tapos tatanong ko sa kanila ano yung ginagawa ko. So, it's a part pa rin ng presentation. It's part pa rin ng pagtuturo mo. Pero dapat, nag-iisip na ang mga bata. So, again, dito sa mga indicators, syempre yung applied knowledge, tinuturo ko pa rin ano yung lesson. And then, use range ng literacy. Of course, dapat kasi pinababasa natin yan. Sa pagtuturo natin, gumagaling silang magbasa, gumagaling silang magbilang. And then, indicator 3, linagay ko, of course, kasi pinapaisip ko sila. Indicator 4, namamanage ko pa rin. Kaya mong i-manage dapat ang klase mo. Number 5, indicator 5, ayan pa rin. And then, indicator 7. So, basic lang talaga itong mga indicator na to. At nasa'yo, ano yung sa tingin mong pasok? And then letter E, continuation pa rin to ng lesson, pero syempre in a way na parang para mas matandaan ng mga estudyante mo, iba't ibang klase ng activity ng pagtuturo mo. So, ganun lang yon. So, eto yung E, pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong konsepto. Okay? So, next, punta tayo sa letter F. So, pagkatapos mo ng magturo, and eto na yung developing mastery. Okay, dito naman sa developing mastery, ito na yung mga pangkatang gawain. Pwede naman individual, pero pwede din namang pangkatang gawain.
So, pakibasa na lang, makikita nyo naman na ilalagay ko to sa Google Drive para makita nyo, para mabilis lang tayo. And then doon sa ginawa mong developing mastery sa activity, ano na naman yung mga pumasok na indicators sa pinagawa mo? Tandaan, kapag may pinagagawa tayo, napakahalaga ng rubric or ng pamantayan. And then next, after ng pangkatang gawain nila, ito na yung paglalapat or application sa aralin sa pang-araw-araw na buhay nila. Okay? So, tandaan, sa bawat ginagawa natin na ganyan, lagi po tayong may kaanong indicator, okay? Sa bawat part. And then, after ng application sa everyday life nila, paglalahat, ito na yung generalization. Okay, summary, sum up, okay? Wrap up na. And then, pagkatas ng wrap up, of course, ito na, pagtataya ng aralin or yung evaluation. So, galingan nyo rin po sa paggawa ng evaluation. Ayan. Hanggang sa evaluation, may mga indicators pa tayo. At pagkatapos ng evaluation, meron naman tayong karagdagang gawain at remediation. So, sa iba, linalagay ito assignment. Pero ganito na po talaga yung format pagdating sa DepEd. Okay po? So, lagi yan. Lagi tayong may indicator sa bawat ginagawa natin. Ano yung pumapasok? And after that, inihanda ni, ilagay mo na lang yung name and signature mo. Tapos yung mga observers ninyo kung ilan at yun. Tapos na. At yun lamang po. I hope may natutunan po kayo. I hope nakakatulong po ang mga video na ito. God bless po! Kaya niyo yan!